guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christine. At kung ikaw ay bago lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. So ngayon guys, pampaswerte sa negosyo ang aking i-share sa inyo. Alam nyo ba na napakaraming pamamaraan para kayo ay swertehin sa inyong buhay, sa negosyo man o sa inyong mga trabaho o sa inyong pamamahay. So guys, ito ay napakabisang pamamaraan para kayo ay hindi maubusan ng pera sa inyong tahanan. Alam nyo ba ang ritual sa mga buhangin na nanggaling sa dagat? So mas maganda guys kung galing sa dagat yung buhangin na inyong gagamitin. So pwede rin ang galing sa ilog na buhangin. So kahit anong kulay po ng buhangin ay pwede nyong gamitin sa mga ritual na pampaswerte sa mga negosyo. So guys, bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong pampaswerte, sa ganitong ritual, i-skip mo na lang po ang video na to at humanap ka ng video na gusto mo. Kayo ba ay nakakuha na ng mga buhangin sa dagat o hindi pa? So guys, kung hindi pa kayo nakakakuha, ay kumuha na po kayo dahil napakarami po ang ritual na pwede nyong gawin para kayo ay umasenso sa inyong buhay. So guys, alam nyo ba na ang ritual sa buhangin ay napakarami din para ito ay makaakit ng limpak-limpak na salapi or makaakit ng maraming customer sa iyong mga negosyo. So kahit na yaan ay online business pa, kasi guys, kung nag-o-online ka, di ba yung ibang nag-o-online na business ay sa bahay lang. So gumawa ka nitong ritual na to sa inyong tahanan para ikaw ay makaakit ng maraming swerte at makaakit ng maraming customer. So guys, gumawa ka ng ganitong ritual kung ikaw ay nasa bahay. Kung ang negosyo mo naman ay sa labas ng inyong tahanan, halimbawa, ang negosyo mo sa opisina o kaya ang negosyo mo ay sa mga andahan, grocery store, mga kainan, negosyo mo yung mga damitan. So, pwedeng-pwede mong gawin ang ritual na to. So, guys, ito lang ang kailangan natin. Kailangan natin ng buhangin na nakalagay sa shot glass. So, kailangan guys ay nakalagay sa shot glass o kaya ay nakalagay sa maliliit na bote na lalagyan. Pwede po yung mga ganitong garapon, pwede yung paglagyan. So guys, basta maliliit lang yung pwede nyong gamitin. So kung gusto nyo naman malalaki, pwede na rin naman yun. Pero itong ritual na to ay maliliit lang yung gagamitin natin na ganito. So apat na ganito ang inyong gagamitin na shot glass. So ganito din karami yung buhangin na ilalagay nyo. Apat na ganitong shot glass at puno siya ng buhangin. At kailangan din natin dito ng star anise. So apat na piraso pong star anise ang gagamitin natin kung apat din yung gagawin nyo nito. Pero kung isa lang yung gagawin nyo nito, pero mas maganda guys, apat yung gawin nyo nito. Kasi sa apat na parte ng bahay natin yan ilalagay. So ganito guys ang paggawa niyan. Day o kaya Friday, ito ninyo gagawin. Kahit anong araw po ay pwede kayong magritual, pero ang mabisang araw nga po ay Tuesday at Friday. Kasi yan pong araw na yan ang pinaniniwala ng mga manggagamot na mabisang araw para sa mga ritual-ritual. Kahit na sa panggagamot nila ay Tuesday at Friday po nila dinadasalan yan. Kahit na manggamot sila ng Monday ay kinukuha nila yung mga pangalan nyo kasi yan ay dadasalan nila ng Tuesday o kaya Friday. So kaya po mabisang araw ang Tuesday at Friday sa mga ritual. So guys, kapag meron na kayong nakalagay sa shot glass, ay ganito lang ang gagawin nyo. Kailangan nakaharap kayo sa silangan kapag ginawa nyo ang ritual na to para kayo ay makaakit ng swerte. So kailangan po nakaharap sa silangan at kailangan papasikat ang araw kapag ito'y inyong ginawa. 6:30 hanggang alas 8 po ang pinakamagandang sikat ng araw sa paggawa ng mga ritual na kailangan ng sinag ng araw. So guys, ganyan lang yung gagawin nyo. Napakasimple lang, ganitong-ganito lang. Makakaakit na kayo ng swerte sa negosyo nyo, sa buhay nyo at sa tahanan nyo. So guys, maglagay ka lang ng buhangin dito sa shot glass at lagyan mo siya ng isang pirasong star anise. So kung apat yung ganito mo ay tigi isang star anise yung iyong ilalagay at yung isa nito, halimbawa apat yung ginawa mo, yung isa nito ay ilalagay mo sa kusina. So pwede mo siyang ilagay sa isang sulok doon sa kusina, tapos yung isa naman ganito ay sa salas mo ilalagay, sa isang sulok ng salas pwede mo siyang ilagay doon, at yung isa naman ay sa kwarto, sa isang sulok ng kwarto mo ilalagay.
at yung isa naman ay ilagay mo sa front door nyo. Yung isa nito, sa pinakang front door nyo siya ilalagay. Yung sa gilid ng front door, pwede sa likod ng front door, pwede rin sa harapan ng front door. Yung hindi naman mismong harapan na madadaanan ng tao. Yung sa labas niya, sa gilid doon, pwede mo ilagay. Tapos sa loob, pwede rin doon sa gilid lang. Pwede rin naman sa likod ng front door. So guys, huwag mismo doon sa gitna ng pintuan kasi malalakdangan siya, madadaan-daanan siya, so matatapon siya. So, gawan mo ng paraan para hindi siya matapon. Sa sulok-sulok nyo lang siya ilalagay para hindi siya pati pansinin ng ibang tao. So guys, ito ay napakabisan na pampaswerte sa tahanan. Ganon yung gagawin nyo. Kung naman ito ay sa tindahan nyo gagamitin, halimbawa tindahan nyo ng mga grocery or mga damit, so pwede nyo itong gamitin doon, or tindahan nyo ng mga appliances, so pwede nyo rin itong gamitin doon. So ito, ilagay nyo lang yung apat na ginawa nyong shot glass, apat na sulok ng inyong tindahan. So, di ba ang tindahan nyo pa square o pa triangle yung tindahan nyo? Kung may pa triangle kasi marami guys. Kasi guys, baka may mag-comment sa atin na yung bahay nila hindi, na yung kanilang tindahan hindi square ang style. So, basta lagyan mo yung sulok-sulok dyan ng apat na ganito. So, paghiwa-hiwalayin nyo siya ng lagay. So, nakalagay lang siya dun sa isang sulok, tapos yung isa sa isang sulok, yung isa sa isang sulok. Kung tatlo yung sulok lang ng inyong tindahan, ay yung isa ay sa inyong kaha, sa ibabaw. Ilagay nyo siya dun sa lamesa or dun sa loob ng kaha nyo, pwede nyo siyang ilagay doon. Pero kung matatapon ito dun sa kaha nyo, ipatong nyo na lang dun sa pinakang ibabaw. Kung naman ito ay sa opisina mo gagamitin, lahat ng sulok ng iyong kwarto o lahat ng sulok ng iyong opisina ay lagyan mo nito. So, apat na sulok lang din naman yan, kaya apat lang din yung gagawin mo. Guys, ito ay kailangan pasinagan muna sa araw bago nyo ipaglalagay sa dapat niyang paglagyan. So, kapag ito, nagawa nyo ng ganyan, ayan, nakaganyan na siya, pasinagan nyo siya ng 30 minutes sa araw. So, kailangan guys ay masinagan talaga yan ng araw. So, pwede nyo itong gawin sa labas ng inyong tahanan, pwede nyo itong gawin sa opisina nyo, pwede nyo itong gawin sa tindahan nyo para masikatan siya ng araw. Tapos, pag nasikatan na siya ng araw, ay ilagay mo na siya sa mga sulok na dapat niyang paglagyan. So, guys, ito ay isa sa pinakamabisa bukod sa dahon ng laurel at asin. Ito ay isa sa pinakamabisa. So guys, lagi niyong tandaan na ang video na to ay gabay lamang at tanging pagdadasal pa rin natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So lagi niyong tandaan na samahan ng 100% na paniniwala ang lahat ng ritual na ginagawa mo. At huwag kang maiinip para hindi siya maudlot yung swerte na darating sa iyo. Huwag kang mainip. Hayaan mo lang na dumaloy ang buhay mo at huwag mong hintayin yung swerte na dadalhin niya sa iyo. Kasi ito ay darating sa iyo nang hindi mo inaasahan. So yun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!